Hello mga peeps, welcome again to my channel, DanJTV. So for this vlog, magbibigay po ako ng tips kung paano kumita sa YouTube. So, panoorin po niyo po mga peeps, step by step ko po ituro kung paano tayo kumita sa YouTube. So kung bago pa kayo sa akin channel, please subscribe to my channel, hit the notification bell para ma-notify po kayo every video na ma-upload ko soon. So intro muna tayo mga peeps. Hello mga peeps, no? Paano tayo kikita sa YouTube in 2020 and 2021? So number one nyo po gawin is mag-create po kayo ng Google account. After nyo mag-create ng Google account, automatic na po yun na mayroon na po kayong account sa YouTube or mayroon na po kayong channel. So depende na po sa inyo kung anong screen name ang ilagay niyo sa inyong YouTube channel. Halimbawa po sa akin is DanJTV. So kayo na po mag-isip. Ang tips ko lang po sa inyo, pag maglagay po kayo ng screen name sa inyong YouTube channel, kailangan yung madali ma-memorize ng isang sa inyong viewers, o madali hindi po yung maglagay po kayo ng mga consonant na mga letter, di ba? Mahirap banggitin, mahirap memorizein ang screen name niyo. Huwag po kayong maglagay ng mga ganyan. So yung madali lang po ma-memorize, madali lang po i-search ang inyong pangalan sa YouTube. So yun po ang ko sa inyo. So pangalawa is pwede na po kayong mag-upload ng videos after niyo po maka-create ng Google account. So kailangan po mag-upload po kayo ng videos, kailangan po yung sumusunod po tayo sa community guidelines. So ano ba yung community guidelines na pinagbabawal po ni YouTube? So number one po is yung violence, number two is yung nudity, number three is yung content nyo po is yung mayroong mga dugo o madugo, or content nyo is mayroong nag-aaway. So iwasan po nyo mag-upload ng videos na ganyan, kasi ma-strike po kayo or patawan po kayo ni YouTube ng strike. So iwasan po nyo na mag-upload ng ganyang klaseng videos. So yung pwede i-upload yung mga videos is yung eco-friendly, na hindi po makakaroon po tayo ng strike kay YouTube. So number 3 is kailangan po makuha po natin ang 1,000 subscribers o 4,000 watch hours. Ito po ang 1,000 o 4,000 watch hours is requirements po yan ni YouTube para ma-monetize po tayo sa ang ating channel. So paano ba, 'di ba mapansin niyo po, kung napansin niyo po, 'di ba makita, mabasa niyo po yung nakipag sub to sub, 'di ba, nakahag hug to hug. Sa akin, no, kumaga galing po ako diyan. So napansin ko hindi po talaga advisable na makipag sub to sub ka sa kapwa ni mo small YouTuber, kasi mapansin niyo po is wala po kayong totoong audience or loyalty ng mga friends or loyalty ng manonood kapag makasub to sub ka. Kasi minsan ang ibang mga mga small YouTubers katulad ko is wala po silang hindi po sila sumusunod sa katakaran. So hindi po hindi rin po ako mag-blame sa mga ganyan, kasi galing po ako diyan, small YouTubers, at mahirap talaga magkaroon ng 1,000 subscribers kapag nag-umpisa ka pa lang. So ang technique, so mayroon po akong napanood na isang vlogger na nag-tips. Ang technique lang po talaga daw is mag-upload ka ng videos na stronger o strong content. So doon ka daw magkaroon po ng subscribers at doon ka rin makakuha po ng mga watch hours mo. So ano bang watch hours? Ang watch hours is equivalent po yan sa ang 4,000 watch hours equivalent po yan sa 240,000 minutes. Pag makuha po niyo yan, ma-reach po niyo ang 1,000 subscribers and 4,000 watch hours is ma-monetize po kayo ang inyong channel. So ang ano ba ang monetization? So ang monetize is magkakaroon na po kayo ng AdSense or ads sa inyong channel. So mag-apply po kayo ng AdSense, Google AdSense, para makakaroon po ng channel niyo ng ads. So sino ba ang nagasweldo sa atin bilang isang vlogger? So ang nagasweldo po sa atin is yung si Google AdSense, kasi si Google AdSense is siya po ang nagbibigay ng ads or advert, lagyan ng ads ang ating channel, at doon po tayo kikita. Lahat po ng mga vlogger ay kikita sa advertise or sa ads mo sa channel nyo. So number 5 is bakit 5,000 views po? Magkano ba ang kita sa 5,000 views? So ang kita po sa 5,000 views is $3.75 to $10 if kung na-monetize na po kayo or na-monetize na po yung channel. So wala pong eksakto na kita kung ang value sa 5,000, depende po yan sa CPM ang tinatawag. So yung ano bang sabihin ng CPM? Ang CPM is cost per mile, or also known as cost per 1,000. So nakadepende po kung sino ang nanonood sa yung videos. Mas malaki ang kita mo
kung sa ibang bansa. Halimbawa, mayroon kasing tinatawag na Tier 1. Ang member ng Tier 1 ay USA, Canada, so Great Britain, UK. So kung ang videos mo ay pinapanood ng taga-USA, taga-Canada, taga-Great Britain, mas malaki po ang kita nyo. Mas malaki ang kita nyo po dahil member po sila sa Tier 1. Yung matataas po ang bigay ni AdSense sa mga bigay ni AdSense na commission, commission sa ads nyo sa inyong channel. So mas mataas ang bigay ni AdSense kapag ang Tier 1 or ang USA, Canada, United Kingdom, Norway ang nanood sa inyong channel. So number 6 is saan nyo po makuha ang sweldo nyo po. After nyo po ma-monetize, after nyo po magkaroon ng ads, so pwede po natin makuha sa bank. Kung may bank account po kayo, pwede rin usually dito sa Pilipinas mga vlogger. So pinakuha nila po ang sahod nila sa Western Union. Kasi mas madali daw kunin sa Western Union ang sahod nyo sa YouTube. So yan lang po mga tips, ang tips ko, no? So kung mayroon po kayong natutunan or mayroon po kayong comment lang po kayo sa comment section. Don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para notify po kayo every video na ma-upload ko soon. So time po mga tips.